So guys, nandito na naman tayo sa panibagong Minecraft video. So ngayon guys, ang ituturo ko lang naman sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng automatic wool farm. Para hindi na tayo mahirapan na mag-shear ng mag-shear manually sa mga sheep natin, di ba? So, kasi napakadami na ng sheep natin dito sa ating village. So, naisipan kong gumawa na lang ng automatic wool farm. Gumagana to guys, kasi dito ko kumuha nung nakaraan ng mga wool. Puro pink pa lang to. So, bago natin umpisahan ng lahat, mag-i-intro muna tayo. So, tama na ang intro. Dahil marami pa tayong gagawin, kailangan na natin umpisahan itong automatic wool farm. So, kukuha muna ako ng mga materials na gagamitin para dire-diretso na ang ating trabaho. Babalik na lang ako sa inyo, guys. Let's go! So, guys, nandito na nga ulit tayo sa ating automatic wool farm. So, para magawa ito, kailangan lang natin as isang observer, isang dropper, isang hopper, barrel para hindi na natin, para nabubuksan siya kahit meron nakapatong sa ibabaw, may blocks pa sa ibabaw. At minecart na may hopper. So, ipagsasama natin yung minecart. Para makagawa tayo ng minecart with hopper. Tapos syempre isa ring rail. Nasaan na ba ang rail natin? Ayan. Ito, rail. So, paano ito gawin, guys? So, una, tanggalin natin itong mga nakaharang. Paglagay tayo dito ng barrel na nakaharap sa atin. Sunod, hopper. Sunod natin ay hopper. Dapat connected ang hopper dito sa barrel para dito mapunta ang mga wool na ma-shear na automatic. Tapos maglagay tayo dito na rail sa ibabaw na itong hopper. At ilagay na natin itong minecart with hopper. Harangan natin yung paligid para hindi bumalaglag yung hopper. Ay, sobra. Tapos tanggalin natin to. Kailangan natin ng dirt. Yan. Tapos, harangan din natin to. So, ang gagawin natin na sunod, ay bigay ng isang observer dito. Yan, dapat nandito yung labasan ng signal. Kasi ligay tayo dito yung isang blocks. Yan, maglagay tayo dito ng redstone dust para pagka na-detect niya to na nag-date ng status. I mean, kapag itong grass, imbaba, grass to, tapos kinain siya ng shear. Ay, kinain siya ng sheep. So, magiging dirt siya. Madedetect na itong observer na naging dirt siya. So, maglalabas siya ng redstone signal, tapos dadalhin niya dito sa dropper. Ay! Dropper. Mali guys, dapat to ay dispenser. So, pabalik ako sa inyo guys. Mali pala itong nagawa ko. Dapat ito ay dispenser. So guys, yun na nga. Dapat dispenser ang ilalagay ninyo dito. Dapat nakaharap dito sa shear. Sa shear? Sa ship. Kanyari, nakaharap sa dyan. Tapos lalagyan natin siya na shear. Tapos lalagyan na natin siya na arang para hindi mas yung ship. So, yun na yun. Tapos na tayo sa ating automatic wool farm. So, ang sunod na lang natin gagawin ay kumuha ng sheep. So, paano natin dadalhin dito ang sheep?
Yan, nahuli na natin. Pinanda siya sa ating automatic wool farm. So, ngayon ay ready na to. Pwede na itong umandar. Aantayin na lang natin kung gagana siya o hindi. Ganyan ang mangyayari. Yung dirt magiging grass at madedetect yan ng observer. At ngayon, panood din natin kung ano mangyayari. Ay, nakahawak tayo ng yan, hindi natin nakahawak. Antayin na lang natin kumain tong pink sheep na to. So guys, nakita niyo na kung paano gumana ang ating automatic wool farm. Nakain ng sheep ng grass, magkakaroon siya uli ng wool, at mareretect yun ng ating observer. Magsisend siya ng signal sa ating dispenser, at ang dispenser na bahala mag-shear sa atin. Diba? Kanina, isa lang siya, natagdagan na tayo ng dalawa. So ganun lang din ang mangyayari dito sa ating isa pang sheep. So, meron tayong 16 na sheep wool color. So, gagawa na lang ako ng ilan pa ba? 12? O 13? 13 na sheep wool farm. Offline ko na lang siya gagawin. So, kasi malag tayo pagka nag-re-record habang gumagawa. Okay, ito timelapse ko na lang. Kung makakuha pa ako ng marami pang resources para dito. Wala pa kasi tayong iron farm. So, ang unti lang ng ating resources para sa iron. Magmamain pa ako. So, yun lang ang video natin para ngayong. So, yun lang ang video natin para sa araw na ito. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At kung bago ko lang dito, don't forget to subscribe and hit the like button. So, mag-comment lang kayo ng any suggestion nyo para dito sa ating village. So, and then salamat pala sa 2,000 subscribers. So okay, so yun lang para sa araw na ito. Bye guys.